kagala, ayan ha, ito na naman po ang isang araw na regalo ko sa inyo sa mga mahilig po kumain ng lansones. Ayan po mga kagala, dito po tayo ngayon sa Mabuhay, Rojas Oriental, Mindoro. Titingnan po natin kung gaano ba karami ang bunga ng lansones sa lugar na ito. At ito po ay pinamagatang lansones ni Diwata. Tayo na po! Mga kagala, ito po ang tinatawag na isa po sa mga breed ng lansones. Ito ang tinatawag na duko. Ayan, duko po ito kagala, no? Napakasarap. At saka tingnan nyo mga kagala, dito kumakapit, dito kumakapit yung pinaka-stick ng lansones sa mga sanga niya. So makikita nyo dyan, parang nagbubutlig-butlig. So dyan na po yan sisibol mga kagala. Tapos magkakaroon na siya ng stick dito. Ayan, tapos ayan na po siya. So dilaw na po. Okay, ayan. So ganito po siya kasarap mga kagala. Kung titingnan po ninyo, ayan, napakasimple pero masarap po ito. Ito po yung tiyatag na duko. So isa po sa pinaka first class na breed ng lansones dito sa Oriental Mindoro. Ito po yung duko. Ayan po. Sarap mga kagala. Para kayong kumain ng gulaman na puti pero parang pinatamis siya. So konting trivia lang mga kagala, no? Ito daw ang lansones na ito, sa mga lumang libro na nasulat ay ito daw po isang lason. Kaya po doon po kinuha ang salitang lansones. So lason daw po ito. So kaya ang title ko mga kagala, ito ay lansones ni Diwata. Dahil kung mapapansin nyo mga kagala, na yung bunga ng lansones nating kinakain ay merong parang bakat siya ng kuko. So noon daw mga kagala, lason daw po ito. Pero dahil sa kagutuman na ng mga taong noon, ay may Diwata daw po na pumunta sa punong ito at kinurot niya ang bunga ng lansones at naging pagkain na po ng mga taong nagugutom noon. Kaya po, yung words po ng lansones ay kinuha sa pangalang lason. Okay, so gala po tayo dito sa asyenda ko. So dito pa lang mga kagala, sa puno pa lang, mananawa ka na ng kakakain. So ganito lang, pitas-pitas ka lang, ganyan lang. Kuhain niyo ito. Ayan. Bibiyakin niyo po ito mga gala. Sarap po. Malinis. Sariwa. Ayan po ha. So mga gala, itong pataniman na ito na lansones, almost 9 to 10 hectares po ito. Puro puno lang po ito ng lansones. So pag ganito pong ano ba to?
pag season ng lansones, talaga hong mananawa po kayo dito. So ikot ko kayo mga kagala, tingnan natin kung gaano ka. Gala at thank you sa aking cameraman. Ayan. Say hi to Kerwin. Ayan, si Kerwin po. Hello. Hello. So nakikita nyo ngayon mga kagala, ito yung mga kahon-kahon na rambutan na diretso na po sa iba't ibang palengke dito sa Pilipinas. So number one pong dinidelibiran ng rambutan na ito at mga lansones ay sa Divisoria. So medyo mababa po ang kuha dito, then pagdating po sa Divisoria medyo pamahala-mahala po yan. So tingnan natin po na mga kagala ang puno ng rambutan. Ayan, dito. Dito mga kagala, no? Tabi-tabi lang to. Lansones, rambutan. Magkakapit bahay na ito mga kagala. Tingnan nyo mga kagala kung gaano ka kapula yung rambutan. Tikman natin mga kagala. Actually mga kagala, hindi ko alam kung anong English dito eh. So rambutan. Rambutan ni Adan. Tingnan nyo mga kagala kung gaano karami ang bunga. Kusap mo. Ayan, mga kagala, nandito tayo ngayon, no? Napakapupula ang ating mga rambutan dito. At ang sarap nito, mga kagala. So, syempre, nakakain tayo dito, mga kagala, yung ano lang, yung season lang. Ano bang buwan ito? Anong buwan? July to December. Okay, July to December to, mga kagala. So, dito kayo makakita ng napakaraming rambutan. So, ito mga kagala, pangalawang batch na pala ito. Yung unang pinitas kaninang umaga, naialis na. Nasakay na sa van, papuntang Divisoria. So kung makikita nyo dito, medyo na late lang tayo. mas marami dito. Bundok po talaga. No? Bundok ng rambutan at saka lansones. So kung ikot-ikot ka dito mga kagala, ay talagang buong paligid mo. No? Buong paligid mo. Makikita mo talaga puro prutas, yan, rambutan. At syempre, yung mga lansones dito talaga namang halos dikit-dikit. Nakasayad na nga mga kagala sa, ano, sa lupa yung mga rambutan dito.
Kita niyo makagalo kung gaano ka popula. Ayan, oh. Yun. Masarap dito, makagala. Alam niyo kung bakit masarap dito? Kasi, makakain ka ng libre. Ayan, ay, pagdating nito sa Manila, medyo mahal na to, makagala. Eh, dito, pinipitas lang po ito dito sa amin. Ayan. Gusto mo, ito ang pinaka-safe po ito na kung i-date mo yung syota mo, yung jowa mo, dito mo dalahin. Yan. Tapos, dito, mismo sa puno na ito, at ito ipakain mo sa kanya. Siguro naman bago maghapon, masakit ng tiyan nun. Kaya kung makikita mo kagala, oh. Pero yung iba, medyo ano pa, medyo verde pa siya, pero hintayin po pa siya na medyo dumilaw-dilaw. So maganda ito, maganda sinyalis itong mga kagala, yung mga ganitong may mga verde pa, sapagkat hindi siya sabay-sabay na pipitasin, no? So pero ito, mga tatagal ito, mga kagala, itong verde na ito, mga 3 days to 4 days to, dilaw na rin po ito. Tingnan nyo mga gala kung gaano kababa sa pinaka lupa. Ayan, no? So, may tendency talaga yung iba ditong puno, talaga namang nakasayad na sa lupa. Yung mahaba. Ito pala mga kagala, maraming uri ng ano, ng lansones. So, iba't iba po ang breed nito. May duco, merong native, meron din pong Dabaw. Yan, yung iba, tatanungin po natin mga kagala kung ano iba pa yung mga breed, no? So, yung pinaka first class po yata dito, itong duco at saka yung isa pa po. So, yung tinatawag po mga kagala na Dabaw, na lansones, ito po ay malalaki. Kung nakikita nyo mga kagala, yung mga lansones na sobrang lalaki, tapos pag kinain mo, ano, malalaki rin ang buto. Hindi siya masyadong matamis. Pero magiging matamis ito mga kagala kung ano, yung tinatawag nating tahaw, no? Yung tatlong araw, pag medyo maitim-itim na yung ano, yung balat ng lansones, doon po mas masarap. Kaya pagdating ho mga kagala sa palengke, nakikita natin, medyo hindi ho nila binibili yung mga maitim na yung balat na lansones. Pero sasabihin ko sa inyo, mas pinakamasarap po yon yung mga ganong lansones, medyo maitim-itim na po yung balat. So nakikita nyo ngayon mga kagala, ito yung tinatawag na duco. Yan. Medyo malalaki po siya. Ang cute mga kagala pag nakita nyo yung puno ng lansones dito. So nakakapit lang po siya sa pinaka ano niya, sanga niya. Ganyan, no? So ngayon mga kagala, tatanungin natin dito isa sa mga namimitas dito ng lansones. Kung sabi ko nga kanina, ang daming mga breed ng lansones. So, ayan, tingnan po natin yung isa sa pinaka-muse dito. Ayan, okay, hello. Ate, ano ba yung mga ano? Ano ba yung mga breed ng lansones? Ayan. Ito yung RR ito. Lansones po, lansones. Ah, lansones yung duko, yung ganun, duko, yung ganun. Duko, ano pa po? Dabaw. Dabaw. Tapos ano yung native. Native. Longkong. Longkong. Ano pa? Ano pa isa? Ay, longkong di ba yung isa? Duko, yun na. So ano kaibahan po nung ano, nung lansones na dabaw sa longkong? Ayan. Ang dabaw kasi, ano siya, medyo maasim siya. Ah. Yung kasi ang kinukunan ng mga pananim na ginagawang bading, pag ginagawang seedling. Okay. Tapos, yun ang ginagawang puno, tapos yung binabadingan yun. Kaya yung pag binadingan yun ang mga lungkong o kaya mga duko na mas mabilis
mamunga. Oo, nagdadingan. Ayan mga gala ha. So mga sa kapag tinanim po natin yung puno ng lansones, mga ilang taon ho yan bago siya ma pag may budding kasi mamunga. Mga 7 o 6. 7 years? Oo, pag maganda ang napagtaniman, namumunga na. Ah, yun. So kung magta- mga seedling kasi matagal, mga 10 o lampas pa ng 10 years. So kung magtatanim pala ako ngayon, ilang taon na ba ako? Abot pa. Matagal-tagal pa pala. So 6 years to 7 years mga gala bago namumunga yung isang ganitong lansones at saka rambutan. So alam nyo mga gala, hindi naman siya ano, hindi naman to masyadong maalaga katulad ng mangga na maraming in-spray. Ito yata eh parang pangontra lang yata sa langgam, tama? Oh, panlanggam lang. Oh, panlanggam lang mga kagala. So hindi siya masyadong magastos, hihintay kayo ng mga ilang buwan lang. Kusa na siyang bubunga. Yan. Ang cute nga mga kagala kung makikita nyo dito, parang mga jolin siya na nakabitin. Pero napakasarap. Yan. So, ayan po. Dito naman tayo sa usapang rambutan. Kung nakikita nyo dito mga kagala, ay kahon-kahon din po rambutan. So, ano yung mga uri ng rambutan, te? Ano? Ito yung may RR. RR. Imagine. Imagine. 03. Ang pinakamura sa lahat na ano, yung 03. Ano po kaibahan ng RR? RR kasi madali siyang balatan. Malambot yung balat niya. At saka natutuklap yung laman. Hindi, ang kaiba niya doon naman sa, yun namang, ano o, oh, 03, supsupin kasi yun. Matigas pati yung balat niya. Ah, hindi natatanggal yung pinakatuklap? Oo, hindi. Ah, so tatlong uri lang yung rambutan. 05. R5. Okay, yeah, meron palang apat na uri dito na rambutan, mga kagala, no? Merong si Majin, merong RR, merong R5. R6, R7, R8. Maraming mga variety. Okay, napakaraming variety mga gala. Pero kung kwa naman, iba, naiiba lang sila pagdating doon sa laman. Oo, at saka siguro sa laki. Maring sa laki rin, ano? Yung mga laki. Yung pinakamalaki ho na makikita niyo rambutan, yun po yung RR. Na kapag kinain niyo po ay parang tuklapin. Oo, yung si Maji naman po, ang kaibahan naman, hindi ho natutuklap. Pero ganun pa rin. Ah, matutuklap. Matutuklap din si Maji. Malalaki lang. Ano yung subsupin? 03. Ah, yung 03 pala mga kagala. Yun yung sinusubsup lang. Oo. Pero kabilin-bilinan ko lang ho mga kagala kapag kumain ho kayo ng rambutan at saka lansone, iluluwa nyo yung buto. Okay, so dito po tayo mga kagala ha. So nakikita nyo ngayon mga kagala, ito ay ang mga rambutan, no? Ito ay kahon ng rambutan na didiretso na po natin sa Divisoria. Ayan. Ito yung mga ilang kilo po ito isang kahon? 31. Ay hindi ah, rambutan. Okay, so 32 kilos po ito mga kagala, yung isang kahon na ganito. Pero ito po ang timbang po nito, pagdating po sa bintahan ay 30 na lang. So yung pinaka 2 kilo po, ito yung pinaka timbang po ng box. Kaya medyo mas makakamura kayo dito. Sa mga mahilig po maghanap buhay ng lansones at rambutan, pwede nyo po ko i-PM or comments po kayo sa baba. Kung gusto nyo pong magtinda o yung mga mahilig po magtanim ng lansones o rambutan na mayroong mga lupain na malalaki na wala naman hong mga tanim, pwede ho kayong mag-order dito ng mga pantanim na lansones at saka rambutan. So iba't iba pong breed ng lansones at rambutan. So by the way mga gala, nandito tayo ngayon sa Mabuhay once again, Ruas Oriental Mindoro, kasama ng mga namimitas at tinatawag na nagpapaki ng rambutan at lansones. So bago lahat mga kagala, pwede ho ba kayong mahilingan na paki-subscribe po at paki-share po, paki-comments below na rin po kung kayo ay mahilig po sa ganitong pagkain. So by the way mga kagala, maraming salamat po. God bless you sa inyong lahat.